person of interest, sariling lolo ng biktima. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-14 na araw ng Marso, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Pangulong Bongbong Marcos at German Chancellor Olaf Scholz pinag-usapan ang tungkol sa drug war ng Pilipinas. Git ni Marcos, hindi siya gagamit ng dahas kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detention facility sa Kamara kung saan ikukulong si Pastor Apollo Quiboloy, nakahanda na at ipinasilip sa News 5. News 5 Exclusive. Dalagita, paulit-ulit umanong dinahasa ng kanyang sariling ama. Suspect arestado. Bilang ng mga dalagitang maagang naging ina, mas dumami ang nakababahala, edad 10 hanggang 14 ang ilan sa kanila. Habang ang Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng tuberculosis. Magkapatid na menor de edad patay sa sunog sa Mandaluyong. Nasa 100 pamilya nawalan ng bahay. News 5 Exclusive. Dredging o pagbubungkal sa ilalim ng dagat sa San Felipe sa Zambales, posible raw nauuwi na sa pagmimina ng mga Chinese vessel ayon sa isang grupo. Kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills, pansamantala nang isinara. Mga empleyado nawalan ng trabaho. At sa showbiz, Christopher Meen at kanyang co-hosts idinimanda ng cyber libel ng mga magulang ni Sara Labati. Ipinasara na ang nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Inamin naman ng lokal na pamahalaan na may pagkukulang sila sa isyung ito. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arroa. Bandang alas 10 kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources sa nag-viral na Captain's Peak Garden and Resort sa Bohol. Ang pakay nila, ipasara ang kontrobersyal na resort. Dati na kasing naglabas ng temporary closure order ang DENR noong 2023 dahil sa kawalan ng Environment Compliance Certificate. Pero ngayong araw lang ito ipinasara. Ordinaryong resort lang sa unang tingin, pero marami ang nagalit dahil ang bakasyonang ito ay itinayo ba naman sa gitna ng sikat na Chocolate Hills na likas na yaman ng Pilipinas at ipinagmamalaki natin sa buong mundo bilang geological monument ng UNESCO. Naging emotional naman ang makausap namin ang manager ng resort na si Julieta Sablas. Pag sabihing sakit, parang hindi ma-explain yung sakit na nararamdaman namin. Hirap. Parang you asking about the rate that what we felt today is so hard to explain. Simula raw nang magbukas ang resort noong 2019, hindi na raw sila nakakuha ng ECC dahil sa mga kulang na dokumento at mahal na proseso para rito. Pero kumpleto naman daw sa titulo ng lupa at business permit ang viral na resort. Hindi ko po nagawa ng paraan na ma-process ko po yung environmental compliance certificate. Dahil sa pagpapasara ng resort, 16 na empleyado nito ang pansamantalang mawawala ng trabaho. Para sa akin, ang sakit kasi may binubuhay akong dalawang anak. May kapatid akong pinapag-aaral doon sa kolehiyo. Kaso, ano na isusustain ko para sa allowance nila? Inamin din ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan na nagkulang sila. Sa LGU kasi galing ang business permit kahit wala itong ECC. Hindi raw nila nasuri ng maayos ang mga dokumento ng resort. There is a regular presumption on the part of the Office of the Mayor kasi nadadaan yan sa MPDC at sa Engineering Office at saka sa Mendro, pati sa Assessor. Dadaan yan So once idudulog dito sa opisina ng Mayor, I will have to review it. I think we have to be more strict na. Make it sure that all the laws be complied with. Naglabas na rin ng cease and desist order ang Sagbayan LGU laban sa resort. May panawagan naman ang resort sa mga opisyal ng gobyerno. Yung panawagan ko po, sana fair ang kanilang investigasyon po.
they will conduct investigation about the Captain's Peak Resort. Lahat na po ng resort sa Bohol po. Pinuntahan na rin ng News 5 ang isa pang resort na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ito ang Bud Agta sa bayan ng Carmen. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon nito. Ininspeksyon na rin daw ito ng provincial government ng Bohol para malaman kung may tamang permit at ECC ang mga ito. Titingnan naman ng Department of Interior and Local Government kung may pananagutan ang mga lokal na pamahalaan. Kung mayroon daw pagkukulang o irregularidad sa mga opisyal, hindi raw sila magdadalawang isip na gumawa ng legal na hakbang. Iimbestigahan naman ito ng kamera sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Patay ng matagpuan ang magkapatid na minor de edad sa sunog sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Nasa 100 pamilya rin ang nawala ng bahay sa nasabing sunog. Nasa Frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Maghahating gabi kanina nang sumiklab ang sunog sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Nabulabog ang mga residente sa lakas ng apoy at kapal ng usok. Pahirapan sa pag-apulan ng apoy dahil sa makikitid na daan. Kinailangan din ng mga bumbero na umakyat ng bubong para mabugahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Medyo masikip po yung daanan at mahina po yung mga hydrant po natin. Kaya kanina po okay yung pag-apulan natin, pero nung kinalaunan nakulangan na po tayo ng tubig. Ang ibang residente, tumulong na sa pag-iigib ng tubig para isalin sa fire truck. Karamihan sa mga nasunugan gaya ni Rolando, wala nang naisalbang gamit habang lumilikas. Nagulat po kung may apoy na nga po kagad. Sa taas ng bubong namin, marami kami narinig na sumabog. Makalipas ang halos 2 oras na sunog, tumambad ang bangkay ng 16 anyos na babae at ang 4 na taong gulang na lalaki. Magkapatid sila. Natrap sila sa second floor ng bahay kung saan sila natutulog. Isang residente naman ang nasugatan sa paa. Ayon sa BFP, 50 bahay ang naabo at nasa 100 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Umabot sa 9 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. May sumiklab ding sunog sa isang supermarket sa Barangay Ugong sa Pasig pasado alas 3 ng hapon kahapon. Agad nagsilabasan ang mga empleyado. Sa lawak ng apoy, aabot sa 13 fire truck ang responde. Naapula naman ang apoy matapos ang halos 3 oras. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado magpinsang malakihan umano kung magbagsak ng ilegal na droga sa Quezon City at ilang lugar pa sa Luzon. Nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa Barangay Paligsahan, Quezon City, na corner ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang 30 at 31 anyos na magpinsang ito, itinuturing na high value target ang dalawa. Malaki ang supplier sila umano ng illegal na droga na tumatawid pa sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang market na sinabi niya kung saan ito mga nagbebenta is dito sa NCR, north and south. Southern part ng NCR, and tumatawid din ito sa ibang region natin, sa katabing mga region, which is yung Region 4A and Region 3. Nakuha sa mga suspect ang 1 kilo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga yan ng nasa 6.8 million pesos. Batay sa pagsisiyasat, galing pang Mindanao ang 2 suspect. Yung isa sa suspect natin, according sa info na na-receive natin, is elected official to. Pero again, gaya ng sinabi ko, subject for verification pa ito. Tumanggi namang magsalita sa media ang magpinsan. Sir, ano pong ginagawa niyo doon sa area nung ano nagkaroon operation? May gusto ko pa kayong sabihin? Wala rin po. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Baybas din, nahuli ang tulak umano ng droga na ito sa Maria Aurora Aurora. Kinilala ang suspect na si Julius Tino Castrense alias Bulyong. Nakuha sa kanya ang higit 5,000 pisong halaga ng droga. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hinihinalang pinaslang ng ama ang kanyang sariling anak sa Leyte bago siya namatay kalaunan. Sa General Santos City naman, posibleng ginahasa bago pinataya at itinapon ang 7 taong gulang na babae. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid.
Nakasako, hubot-hubad at naaagnas na ang 7 taong gulang na batang babaeng ito nang matagpuan sa damuhan sa Barangay Conel sa General Santos City kahapon. Ayon sa mga pulis, posibleng ginahasa muna ang biktima bago pinatay at itinapon. Sa tabi ng bangkay, nakita ang isang shorts na suot daw ng biktima nang huli siyang makita. March 10 pa, nawawala ang bata. Huli siyang nakitang naglalaro sa kabilang bahay. Person of interest ang 74 na taong gulang na lalaki na kanila ring kapitbahay. Nakita kasi sa likod ng kanyang bahay ang 2 kutsilyong may dugo na hinihinalang ginamit sa pagpatay. Base sa imbestigasyon, pumunta sa bahay ng biktima ang lolo sa araw ng krimen. Pumunta doon sa kabilang bahay morning, doon siya nag-breakfast, doon siya nag-lunch. Then alas 2 or alas 3 daw, umuwi siya sa bahay. Tumangging humarap sa News 5 ang lolo ng aming puntahan. Hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima habang gumugulong ang imbestigasyon. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang bangkay ng bata. Sa Inopakan, Leyte, naliligo sa sariling dugo ang magamang ito ng datdan sa kanilang bahay ng isang tindero na maghahatid lang sana ng isda umaga nitong Lunes. Dinala pa sila sa ospital pero parehong idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, may ilang testigong nakakita sa ama na naglasing Linggo ng gabi. Hinihinalang pinatulog daw niya ang 3 taong gulang na anak na babae at bigla itong pinagsasaksak sa leeg. Posible rin daw na nagpatiwakal ang ama pagkatapos. Problema sa pamilya ang hinihinalang ugat ng krimen. Nitong Linggo raw kasi binugbog ng ama ang isa pa niyang anak na 15 taong gulang na lalaki. Nalaman ito ng ina ng mga bata at nagsabing makikipaghiwalay na siya sa sospek. Doon na raw naglasing ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang 11-anyos na batang lalaki matapos mabagsakan ng tetrapod o konkretong bloke sa Dolores Abra noong Sabado. Base sa ulat, naglalaro ang biktima at ang kanyang pinsan sa gilid ng ilog. Sakto namang may tetrapod sa lugar dahil sa ginagawang flood control project doon. Ginagamit ang tetrapod para basagin ang mga along humahampas sa dalampasigan. Umakyat daw ang mga bata sa ibabaw ng mga tetrapod nang gumuho ang mga ito. Kasamang nahulog ang biktima na nadagdagan naman ang konkretong bloke. Kinailangan pang gumamit ng backhoe ang mga rescuer. Sinubukang dalhin sa ospital ang biktima pero binawian din siya ng buhay. Nakahanda naman daw tumulong ang lokal na pamahalaan sa biktima. Isinananda muna sa publiko ang parte ng ilog para hindi na maulit ang insidente. Litong-lito na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pabago-bagong payag ni dating Pangulong Duterte tungkol sa charter change. Kasabay niya ni binida ni PBBM ang hindi niya paggamit ng dahas sa sarili niyang war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Lalili. Personal na pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz ang malaki raw na pinagkaiba ng war on drugs niya kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging kontrobersyal ang drug war ng dating administrasyon dahil sa marahas at madudugong operasyon na ikinasawi ng libu-libong sangkot sa ilegal na droga. Pero sabi ni Marcos, iba na ang diskarte niya. Kailangan natin tignan is the prevention and the rehabilitation, which is a different approach. So we have a much different approach. Pero kung numero ang titingnan, lumabas sa datos ng UP Third World Study Center na higit 300 pa rin ang mga drug-related killings sa unang taon ni Marcos sa pwesto. Mas marami ng bahagya kumpara sa huling taon ni Duterte. Dahil sa talamak na patayan, isa ang Germany sa mga bansang umalma na noon sa war on drugs ni Duterte. Kaya sa pagkikita ni na Scholz at Marcos, naungkat din ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. Bukod sa issue ng drug war, sinagot din ng Pangulo ang panibagong banat ni Duterte tungkol sa charter change. Malinaw daw kasing term extension lang ang habol ni PBBM sa Chacha. Dati na rin siyang kumambyo rito at sinabing suportado niya ang sinusulong na economic amendments. Kaya si PBBM nalilito na. Papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita. Kanyang mga remarks. So
Tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko, dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya. Binanatan din ni Digong ang madalas daw na pamamasyal ni Marcos. Sagot ng Pangulo, where's the paseo? Wala. You know, yung kasama ko, yung kasama niyo kami, you know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Hi. Sa kabila nito, hindi pa rin naman nakalimot ang Pangulo. Binati na niya ng advance happy birthday si Duterte na magdiriwang ng kaarawan sa March 28. Personal ko namang kilala si PRRD. So, like I've told you many times before, hindi ako na may personal. Nahihiwalay ko yung trabaho. So, I don't see a problem there. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Balik bansa na ang dalawang tripulanteng Pinoy na lubhang nasugatan sa missile attack sa sinasakyang barko sa Gulf of Aden. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang kapatid ng isa sa nasawing Pinoy seafarers sa pinasabog na barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Higit isang linggo nang walang tulog si Christine Silvestre simula nang mabalitaan ang missile attack ng grupong Houthi sa Gulf of Aden. Ang isa sa dalawang nasawing Pinoy seafarer sa pinasabugang MV True Confidence, ang kanyang kuya na si Bobby Silvestre. Ang sakit lang kasi magtatrabaho lang sana siya para sa pamilya niya. Sobrang napaka-inosente niya para mawala. Sa tragedya lang na yun, sir. 11 taon nang seaman si Bobby at nakapagbakasyon pa sa Pilipinas nitong bagong taon, February 9, nang sumampa siyang muli sa barko. Sa huling tawag ni Bobby sa kanyang mga magulang, nag-abiso siya na daraan daw ang barko nila sa Gulf of Aden kung saan naglalayag din ang mga rebelde. Nangako pa umano ito na uuwi sa kaarawan ng ama. Basta po naalala ko, masaya lang po talaga siya. Nakasama po yung pamilya niya. Tapos nagsabi pa po siya na kaya daw po siya magsasampa na ng barko para po makauwi siya ng by December para baka pag-attend pa po siya ng 70 years old. Birthday ng papa namin. Sabi ng Department of Migrant Workers, hindi pa rin nakikita ang 13 nasawing tripulante kabilang ang dalawang Pinoy. Naging pahirapan umano ang patuloy na pag-apoy ng pinasabog na bahagi ng barko. Dahil yung fuel section ang natira ng missile at meron siyang kargang mga vehicles and metals. No? Stable na po yung sitwasyon doon. At yung barko po ay kasalukuyang tinoto, no? Papunta sa Djibouti din. Nang sa ganun, ma-recover na natin yung remains ng dalawa nating kababayan. Inaasahan ngayong linggo ay matatagpuan na ang 10 ng mga Pinoy. Kaninang umaga, balik bansa na ang 2 pang sugatang Pinoy crew ng MV True Confidence. Sakay ng medical jet, ibinyahi sila mula Djibouti pa uwi ng Pilipinas. Sila po ay dinerecho to a private medical hospital for the continuous medical treatment dahil yung isa sa kanila ay na-amputate above the knee, medyo malubha ang karamdaman pero stable siya, at yung isa naman suffered severe burn. Sa ngayon, nakauwi na ang 13 Pinoy survivors ng MV True Confidence. Dahil sa pagiging delikado ng Red Sea at Gulf of Aden para sa mga Pinoy seafarer, inilabas ng DMW ang advisory kung saan tinukoy ang mga high-risk maritime route. Ang seafarer na papayag maglayag sa mga delikadong lugar, bibigyan ng dobleng sahod. May karapatan naman silang tumanggi. Isa sa karapatan ng isang seafarer na nakasampa sa isang barko na magta-transit o dadaan sa isang warlike or high-risk area ay yung tinatawag na right to refuse sail. No? Siya po ay bibigyan po natin ng oportunidad para ma-invoke niya on the proper time at aayudahan po natin siya kung siya po ay gustong ma-repatriate. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinag-aaralan ng COMELEC na idaos sa mga mall ang botohan sa 2025 midterm elections. Mas maaga na rin makakaboto ang mga senior citizen, buntis at PWD. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Sa anunsyo ng Commission on Elections, mas maaga nang sisimula ng botohan sa 2025 elections. 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang magiging early voting hours. Eksklusibong nakalaan ang oras na yan para sa mga matatanda,
buntis at persons with disability o mga PWD. Hindi na nila kinakailang makihalubilo, sumama sa nakararami para kahit paano maging kaaya-aya ang kanila pong pagboto. E paano kung hindi umabot sa early voting ang butante? Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, papayagan pa rin naman silang bumoto, pero sa mga emergency accessible polling places na sila didiretso. Dahil pinaagang simula ng botohan, mas mahabang oras ang ilalaan ng mga guro na tumatayong election officers. Kaya pagtitiyak ng COMELEC, madaragdagan ang kanilang honoraria. Noong nakaraang barangay at SK elections, 8 to 10,000 pesos ang bayad sa kanila, depende sa posisyong ginampanan. Hindi po kami papayag na walang dagdag ang mga guro sa kanilang mga sahod. Kahit po 2,000 piso man lang, bawat isa sa kanila. Bukod dyan, may proposal na rin daw ang COMELEC sa Department of Budget and Management kaugnay sa pondo na ibabayad sa mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nauna nang umapila si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa COMELEC na sagutin ang bayarin sa tubig at kuryente ng mga paaralan na gagamitin sa halalan. Sa gitna rin nito, pinag-aaralan na ng COMELEC ang mall voting o pagtatayo ng voting precinct sa mga mall. Ito'y para hindi raw magsiksikan ang lahat ng botante sa mga paaralan. Mas komportable, mas medyo malamig-lamig ng konti. Walang vote buying, walang violence, walang dumi, walang kalat. Pero ang ilang botante gaya ni Emmy, ayaw ng mall voting. Ayoko sa mall. Maraming mga tao doon, makakasagabal pa rin ng maraming tao. Sabi naman ni Garcia, karamihan sa mall operator ay pabor na idaos doon ang halalan ng walang bayad. Pero posibleng limitahan lang ito sa mga mall na malapit sa mga barangay o mga polling precinct. Sa ngayon, wala pang final list ng mga mall na lalahok sa mall voting habang hindi pa tapos ang voter registration. Magkakaroon din muna ng konsultasyon sa mga botante. Dapat sa makukonsulta yung mga bagong registered voters. Siyempre may pakailam din sila sa kung saan nila gustong makaboto. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Inirereklamo ng isang grupo ang pagbubungkal ng mga Chinese vessel sa ilalim ng dagat sa San Felipe, Zambales. Hinala nila, sinasabayan ng pagmimina ang dredging. Ang problema pa, perwisyo yan sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Narito po ang aking exclusive report. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang mga Chinese dredging vessel sa dagat ng San Felipe, Zambales. Mula sa itaas, makikitang tone-toneladang buhanging kinakarga ng mga barko. Noong una, 15 Chinese vessels lang ang nakita namin. Halos dumoble pa ang bilang ng mga yan kinabukasan. Ang mga nasabing vessel ay kinontrata sa ilalim ng River Restoration Project na inilunsad ng DNR noon pang 2019. Layo nitong bungkalin at hakutin ang lahar na tumambak sa dagat nang sumabog ang Mount Pinatubo. Ang lahar na yan ang tinuturong daylan kaya nagbabaha umano sa ilang lugar. Pero nang makausap ng News 5 ang mga residente, hindi naman daw nila problema ang baha. Tatagal ko po dito, as in wala po talaga. Never pa po kaming nabaha. Hindi po kami nakaranas pa po ng pagbaha. Hinala tuloy ng non-governmental organization na Zambales Ecological Network, hindi lang basta dredging ang habol sa lugar. Baka raw may nangyayari ng pagmimina. What the governor is doing and what the DNR is doing now is not river restoration, but sand mining. They're getting everything. They're getting the magnetites and everything there, mga minerals na kasama dun sa buhangin. Nakasad din sa Department Administrative Order ng DNR na tanging sa mga itinalagang dredging zone lang pwedeng magbungkal ng buhangin. Makikita sa litratong ito kung saan lang pinapayagan ang dredging. Pero ayon sa Zambales Ecological Network, may pagkakataong lumalagpas na sa dredging site ang mga Chinese vessel. Inaalmahan din ng ilang residente ang pagguho sa kanilang baybayin. Sa katunayan, may pag-aaral ang isang marine geologist mula sa University of the Philippines na nagdudulot ng coastal erosion ang dredging. Makikita niyo po dyan sa baba na yan, nag-erosion na po. Kawawa rin ang mga mangisda kapag kasi nabubulabog ang kailaliman ng dagat
umaalis ang mga isda. Kasi dati, naglalambot kami dyan sa tabi pag wala kaming mga hulo sa ganito. May mga lambot kami, natambay na lang. Kapansin-pansin din ang napakaraming basurang galing sa mga barko. Ito sir, nakikita namin dyan sa tubig, sa dagat na palutang-lutang mga to. Chinese ho sir, Chinese po. Dati ho sir, nung wala yung barko, wala ho tayong nakikitang ganitong mga plastic bottle na palutang-lutang dyan po sa dagat. Paliwanag naman ng alkalde ng San Felipe, malaking tulong ang inaasahan nila sa proyekto. Alam naman po natin itong river restoration, may buwis na ibabayad ang private companies dyan na makikinabang ang lalawigan ng Sambale. Hindi rin daw totoo na may seabed mining na nangyayari. Wala pong seabed mining na nangyayari dito. Ang nangyayari po dito is we actually dredge sand for reclamation purposes. Pero aminado ang alkalde na hindi nila makontrol ang mga Chinese vessel, lalo't mga Chino ang mga trabahador dito. Ang vessel lahat na nag-ooperate dyan are Chinese vessel operator. So hindi mo basta kahit kawayan mo yon, hindi maintindihan kung ano ang ano. And mahirap makipag-communicate, lalo kung nasa shore sila, andito ka. So, hindi naman sila basta susunod. Hindi naman matukoy ni Mayor kung may mga kaukulang papeles ang mga Chinong trabador na nasa barko. Kinakausap na rin daw ng alkalde ang sangkot na dredging company. Pero para sa Sambales Ecological Network, sapat na ang dinudulot na perwisyo sa kabuhayan at kalikasan para ipatigil ang dredging activities sa kanilang lugar. Susunod, detention order laban kay Pastor Apollo Quiboloy, inihahanda na ng kamera. Nanay ni Sara Labati nagsampa ng patong-patong na reklamo laban kay Christy Fermin. At News 5 Exclusive, 14 anyos na babae paulit-ulit umanong hinalay ng sariling ama. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ba ng kahina-hina ng text message? Mga tawag na humihingi ng account numbers mo. Pinangako ang karimba ng porsyentong too good to be true. Kung may bantay sa lakay sa pera mo, magduda ka na. Sigurado kaming putol yan. Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Budol Alert, ngayong March 17, Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Sa kanya mga pahayag sa liwasang Bonifacio nitong Martes, may mga binitawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa charter change. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. Totoo naman na kinalikot ni Marcos Sr. ang konstitusyon at gumawa pa ng bagong konstitusyon. Pero hindi siya ang unang nag-amenda ng saligang batas. Ang isa sa mga pinakaunang pag-amenda ng konstitusyon ay bago pa mag-World War II, ang 1935 Constitution, binuo ng isang constitutional convention, sinertify ng US President at niratify ng mga Pilipino noong May 1935. Pero ang original na versyon nito ay unicameral. Ibig pong sabihin, walang Senado o Kongreso, isang legislatura lamang. At ang Pangulo at Pangalawang Pangulo merong 6-year term at walang re-election. Ngayon, taong 1940, inamyendahan ng National Assembly o yung Kongreso noon ang konstitusyon. Ginawang bicameral na ang Assembly at may Senado at Kongreso na. Ginawang 4-year terms ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na merong 1 re-election. At dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, ang pangalawang gustong mag-amyenda ng konstitusyon, ang pangalawang taong gustong tumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman na ginalaw ni Marcos Sr. ang 1935 Constitution. Katunayan, gumawa siya ng panibago ang 1973 Constitution.
Dalawang taon bago matapos ang kanyang huling termino, nagpatawag si Marcos Sr. ng isang constitutional convention para baguhin ang salikang batas. Ang convention na ito, nabahira ng mga alegasyon ng korupsyon at pagmamanipula. Taong 1973, imbes na iparatify ni Marcos ang konstitusyon sa pamamagitan ng botohan, ginawa na lang niya itong viva voce or voice voting sa mga tinatawag na citizens' assemblies. Kumbaga, ang mas malakas na boses, siya ang panalo. At ito raw po ang resulta ng voice voting. 14.9 million for the new constitution at 743,000 against. Pero kung paano ginawa ang bilangan, gayong boses lamang ang ginamit, hindi po malinaw. At mula noon, mga 5 or 6 na beses inamyendahan ang 1973 constitution. Pero parang nalimutan ni Pangulong Duterte ang lahat ng iba pang pangulo na nagbalak ding baguhin ang konstitusyon. Kasama na rin siya. Noon palang panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, maugong na ang tulak para amyenda ng konstitusyon at bigyan ng isa pang termino si FVR. Dito unang lumantad ang grupong pirma at ang panukala para sa People's Initiative. Pero binaril ito ng Korte Suprema taong 1997 dahil kulang pa ng enabling law para sa People's Initiative. Panahon naman ni Pangulong Estrada, tinawag ito ni ERAP na Constitutional Correction for Development. Bumuo si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Yun lang, napatasik si ERAP matapos ang 2 taon. Panahon naman ni Pangulong Gloria Arroyo, Constituent Assembly naman ang pinag-usapan sa tulong ni Speaker Jose de Venecia, pero hindi rin ito lumusot sa Korte Suprema. At unang taon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, bumuo na agad siya ng komisyon para amyendan ang konstitusyon at gawing federal ang form of government ng Pilipinas. Malayo rin ang naabot ang talakayan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa huli, binaril din ito ng kanyang mga economic managers. Pero patuloy ang pag-ikot ng mundo. At ngayon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila isa sa mga nangunguna sa pagbabantay sa 1987 Constitution. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.
ihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinigkaw na isa prangkisa ng SMNI. Ipinasilip naman sa News 5 ang detention facility kung saan posibleng ikulong si Quiboloy. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Quiboloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding tatlong CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain tatlong beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong dalawang kwarto dito sa detention facility na ito, bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga, sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Quiboloy sakaling maaresto siya ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-o-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, iniyahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Quiboloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ika-anim ng pagdinig ng komite ng Kamara ng i-cite in contempt si Quiboloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International, ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon, lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa nakaraang mga linggo, nakikipagbangga ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ngayon, bakit tila ingat na ingat ang Senado sa pagpapa-aresto kay Pastor Quiboloy? Dalawang beses na kasing napaso ang Senado pagdating sa pagpapa-aresto ng mga testigo sa kanilang mga Senate investigations. Una sa formal investigation noong 2022 at sa Aegis Juris hazing case kung saan napatay si Horacio Castillo III noong September 2017. Sa parehong kaso, inutos ng Korte Suprema na pakawalan ang mga sinight for contempt at pinakulong ng Senado. Ilang beses din namang kinatigan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso na magpatawag ng testigo in aid of legislation. Kinatigan din ng Korte ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt. Oras na sumuway ang testigo sa isang lehitimong subpoena na magpakita sa pagdinig ng Senado o ng Kongreso. At higit sa lahat, sinabi ng Korte Suprema na karapatan ng Kongreso na ipaaresto ang sinuman na kailangan nila sa isang inquiry in aid of legislation. Ayon sa Korte Suprema, importante ang kapangyarihan ito para pilitin ang mga testigo magpakita sa isang Senate investigation. Pero sa nakaraang mga taon, tila nililimitahan na rin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ito. Sa kaso ng fratman na si Arvin Balag ng Aegis Juris Fraternity, sinabi ng Korte na hindi pwedeng indefinite o walang limitasyon ang detention order ng Senado o ng Kongreso. Si Balag, pinakulong ng Senado for contempt dahil may mga tanong daw na ayaw niyang sagutin tungkol sa pagkamatay ng frat applicant na si Horacio Castillo III. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang indefinite detention ay paglabag sa constitutional rights ng isang tao. Mahalaga po ito dahil binabaliktad nito ang dating umiiral na patakaran. Sa kasong Arnold versus Nazareno noong May 1950, sinabi noon ng Korte Suprema na ang isang testigo'y maaring i-detain kahit higit pa sa tagal ng termino ng mga nakupong senador at congressmen. November 2023, lalo pang binawasan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na magpa-aresto base sa desisyon nito sa kaso ng formally investigation.
Matapos ipaaresto ng Blue Ribbon Committee, sina Lincoln Ong at Michael Yang ng Pharmaly Corporation at ng Full Wind Group of Companies for testifying falsely and evasively. Malinaw daw ang kapangyarihan ng Senado na magpaaresto, pero nagpataw ng mga kondisyon ang Korte Suprema para dito. Una, ang anumang imbestigasyon ay dapat in aid of legislation. Hindi daw ito isang paglilitis o pagpapataw lamang ng parusa. Pangalawa, ito dapat ay sumusunod sa rules of procedure ng Senado. At pangatlo, dapat dumaan sa due process at irespeto ang karapatan ng mga testigo. Sa kaso ni Lincoln Ong at Michael Yang, sinabi ng Korte Suprema na hindi raw nabigyan ng pagkakataon ang dalawa na magpaliwanag. Wala rin daw sa posisyon ng Senado para sabing umiiwas lamang sa tanong ang dalawang testigo. Ito marahil ang dahilan kung bakit hiniling muna ni Senate President Mig Zubiri na maglabas ng show cause order ang komite ni Senadora Risa Ontiveros laban kay Kiboloy bago ito iparesto. Walang konsepto ng show cause order sa Senate Rules on Inquiries in Aid of Legislation. Sa Section 18 ng Senate Rules, simple lamang ang requirement para sa pag-cite in contempt. Una, dapat ito'y ilalabas ng committee chairperson at may pagsasang-ayon ng isa pang miyembro ng komite. Mababaliktad lamang ito ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob ng 7 araw. Sa huli, nabigo ang mga kalyado ni Pastor Kiboloy na kontrahin ang contempt order ng Senado. Gayunpaman, nabigyan pa rin ng kaunting palugit ang appointed son of God. Pinagtanggol naman ng ilang kongresista ang madalas sa pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa matapos batikusin ni dating Pangulong Duterte. Banat ni Digong, ang hilig daw mamasyal ng Pangulo. Sagot naman ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, hindi niya alam kung nagbibiro lang si Duterte, pero kung seryoso man, wag na lang daw sanang mamulitika. Ginagawa lang daw ng Pangulo ang trabaho niya para hindi tayo mapag-iwanan ng ibang bansa. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Iba naman ang hugot ni ACCIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Giit niya, normal lang na bumiyahe pa abroad ang presidente. Strategy raw ito ni PBBM para makahatak ng investors. Wala nga raw itong pinagkaiba kay Duterte na bumabiyahe rin noon sa ibang bansa. The purpose of their trips are to, of course, to harbor investments. Kanya-kanya hong diskarte. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Webes. Together again, sina Janet Jackson at kanyang Pinoy fans para sa concert ng global pop icon sa Pilipinas kagabi. Nag-transform into a 90s dance club ang Smart Araneta Coliseum para sa Together Again concert ng international pop superstar. Kahit 57 years old na, todo hataw pa rin si Janet sa pagpe-perform ng kanyang hit song sa 2 dekada niyang music career. Kabilang dyan ang Rhythm Nation, Let's Wait a While at collab song nila ng kapatid na si Michael Jackson na Scream. All out naman ang fans sa pagkanta ng hit song niyang Again at All For You. At para sa kanyang encore, nagdiwang ang fans nang kantahin niya ang Together Again. Punong-puno naman ng love si Janet sa kanyang Pinoy fans. 2011 pa nang huling bumisita si Janet Jackson sa Pilipinas. Eto pa nga, may pasilip si BTS member Suga para sa kanyang upcoming concert movie.
Excited na ang mga ARMY matapos ilabas ni Suga ang main trailer para sa August Detour D-Day The Movie. Mapapanood dito ang performances mula sa kanyang mga concerts sa Seoul nitong nakaraang taon. May guest appearances pa ang iba't ibang BTS members tulad nina RM, Jimin at Jungkook. Ibinahagi rin ni Suga ang kahalagahan ng pagdaraos ng concert bilang isang artist. Ipapalabas po ang August Detour D-Day The Movie sa mga sinehan sa Pilipinas sa April 10 at 13. At ito pa, spotted si Miss Universe 2018 Catriona Gray na walang suot na engagement ring. Matapos aminin ng kanilang agency na may relationship issues ang dalawa. Pero po nitong linggo, magkasama sina Kat at Sam habang naglalaro ng paddleball. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Bubbly at masayang humarap sa press si Catriona Gray. Pero kapansin-pansin ang hindi niya pagsuot ng engagement ring. Nitong Linggo at Miyerkules, magkasama sina Kat at Sam pati ang mag-asawang sina John Prats at Isabel Oli sa paglalaro ng paddleball. Ibinahagi ni John sa kanyang Instagram account ang group photo nila kasama sina Sam at Kat. Pero nang tanungin namin si Queen Kat kung kamusta na sila ni Sam. Thank you, pa! Thank you! Sa kabila nito, game na game naman na talakayan ng iba pang issue tulad ng umano'y fake inclusivity sa Miss Universe. I just hope that the brand would really take accountability and show that it is not just a token for the pageant community to say yes, we're inclusive, but just for the look of it. And they sana na-embrace naman sila. Inclusivity is not a token thing. It's something that is to be embraced. Kilala rin si Kat na malapit sa mga indigenous groups sa Pilipinas. Kaya may say rin siya sa viral na paghihipo ni Apo Wang Od kay Piolo Pascual. It's a great way to really boost or at least invite people to learn more about our tribes, our ethno-linguistic groups here in the Philippines. Kasi we are so diverse and I think that it's not as accessible to people. So even though it could be perceived as mainstream, I feel like being able to invite people to learn more, to educate themselves more, and also to discover ways in which we can support our tribes and ethno-linguistic groups, it's a positive thing. Noong nakaraang buwan lang nang sabihin ng Cornerstone Entertainment ang management nila Kat at Sam na may hinaharap na challenges ang dalawa, pero actively naman nila itong nire-resolba. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga dayuhang POGO worker na sasagipin sana ng mga otoridad sa Tarlac, posibleng ibinenta na raw sa ibang kumpanya. Mount Apo na balot ng frost o andap dahil sa sobrang lamig. Ang litrato ng mag-asawang Mateo Godicelli at Sara Jeronimo ginagamit ng mga scammer. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diba? Pinapersa niyo ako? O pinapersa mo ako, diba? Imposible. Oo nga, sagot mo eh. Hindi ko nga sa iyo yung sasakyan, yung susi. Hindi. Ikaw pa bumili. Hindi. Magtanong ka muna sa mga attorney mo kung tama yung ginagawa mo. Conjugal property natin yan. Bakit mo hahatakin yung sasakyan? Isa sa madalas na problema ng mag-asawang naghihiwalay, ang hatian sa property o gamit na naipundar. Sa videong ito na kumalat sa social media, gustong ipahatak ni Mister ang sasakyan nilang mag-asawa. Paano kung si Mrs. nga ang bumili, pero kay Mister naman nakapangalan? Sino ngayon ang may karapatan sa sasakyan na kanilang naipundar? Ang parehong mag-asawa ang may karapatan sa sasakyan. Hati sila ayon sa Article 93 ng Family Code. Lahat ng naipundar ng mag-asawa habang sila ay kasal ay maituturing na bahagi ng kanilang absolute community of property. Silang dalawa ang may-ari nito kahit pa isa lamang ang nagbayad dito. Dahil sa ilalim ng
absolute community of property ang lahat ng pagmamay-ari ng mag-asawa sa panahon na sila ay kasal ay itinuturing na bahagi ng kanilang absolute community of property. Torni, paano ko ang gamit na naipundar namin ng live-in partner ko ay ibinenta niya nang walang abiso sa akin? Tapos ayaw niyang hatiin ang pera ng pinagbentahan. Ano ang pwede kong gawin? Kung kayo ay hindi kasal at wala namang legal na hadlang sa inyong pagpapakasal, ibig sabihin wala kayong ibang asawa at pinili nyo lang na hindi magpakasal, ang inyong ari-arian na naipundar ng iyong ka-live-in partner ay co-owned o hati kayong dalawa, co-ownership. Ayon sa Article 147 ng Family Code, ang inyong mga sweldo at lahat ng naipundar habang kayo ay nagli-live-in, hati kayo in equal shares at hindi maaaring ibenta lamang ng isang panig nang walang pahintulot ng kanyang co-owner. Kung ito ay ibinenta ng walang pahintulot ng kanyang live-in partner, pwedeng habulin ang kanyang share o bahagi mula sa napagbilhan nito. Pupwede rin namang idemanda yung napagbentahan dahil walang pahintulot ng co-owner ang pagbibenta. Ang option na ito ay naroroon sa asawa o live-in partner na hindi nabigyan ng share sa nasabing bentahan. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming naglipa na ang mga bogus. Padami ng padami ang kung ano-anong modus. At mga hokus-pokus, nako! Sa mga manggaganso at manluloko, lagot kayo! Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Budol Alert, ngayong March 17, Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
kapila ang mga sinuspinding empleyado ng National Food Authority kaugnay sa questionableng pagbebenta ng bigas. Git nila tila minadali at hindi kinumpirma ang listahan ng mga sinuspindi. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Dumiretso sa Office of the Ombudsman ang 20 sa mga sinuspinding empleyado ng National Food Authority. Ilan sa kanila, mga warehouse supervisor at branch manager na galing pang Visayas at Mindanao. Kabilang sila sa higit 100 empleyado na naghain ng motion for reconsideration para iapela at bawiin ang ipinato sa kanilang suspension order. Kaugnay yan ang questionableng pagbebenta ng bigas sa mga piling trader. Giit nila, wala naman silang ginawang masama. Malaking dagok din daw ang suspension lalo't wala silang sahod. Masakit sa amin eh. We're just doing our job naman. Then alam namin wala kami ginagawang masama. Then parang nadideprive din kami sa due process. Apektado rin ang pamilya namin. Yan po, medyo talaga po mahirap. Sa tingin namin, medyo minadali. Paano po nag-conclude ang the Honorable Ombudsman nationwide in a very short period of time? Tila hindi raw kinumpirma ang lista ng mga suspendido, lalo't nasamang isang patay, 2 retirado at 1 naka-study leave. May ilang opisyal pa na mali-mali ang pangalan at posisyon. There was no explanation as to why each one of them was suspended, save for a general claim that there is already strong evidence of guilt against them. This is unfair for civil servants. Wala pang tugon ng ombudsman ukol dito. Kasabay ng pagsuspinde sa mga NFA officials, kinandado din ang halos 100 bodega ng ahensya na dawit sa issue habang gumugulong investigasyon ng ombudsman. Pinangangamba ang makaapekto ito sa mga magsasaka, lalo't dito sila karaniwang nagbebenta ng kanilang palay kapag anihan. Kasunod nito, nababahala ang ilang agricultural groups na baka baratin ng mga trader ang mga magsasaka kung mabawasan ang mga bodega ng NFA. During harvest time, dami ng supply, bababa ang presyo dahil walang puntahan because NFA is the last resort, doon sila pupunta. Walang tatakbuhan yung farmer. Kapag kasi may NFA, hindi makaporma yung trader. May pupuntahan eh. May pupuntahan iba, yung gobyerno, mamimili siya eh. I think ombudsman should move quickly because the farmers who are members are complaining. Don't suspend based on suspicion. Ang Department of Agriculture naman, minamadali na raw ang sariling investigasyon. Gusto rin ni Secretary talaga very soon na yung talaga may pananagutan, yung talaga ang magpursige sa investigation, kung talagang hindi naman sila directly involved o kung ano man, so dapat ay hindi na sila maasama doon sa suspension. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Hindi mahagilap na maoperatiba ang mga dayuhang POGO workers na sasagipin sana sa Tarlac. Hinala nila ibinenta sa ibang POGO company ang mga dayuhan. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Bantay sarado ng mga otoridad ang magusali ng Zunyan Technology Incorporated sa Banban Tarlac ngayong araw. Ito ang compound na ni-raid ng mga operatiba sa bisa ng search warrant dahil sa reklamo ng human trafficking at serious illegal detention. Nabisto ang operasyon ng mga atakas ang isang Vietnamese noong February 28. Malawak ang lugar, may 36 na matataas na gusali. Na-rescue ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 1,000 POGO worker. Kabilang dito ang mga Pinoy, Chinese, Malaysian, Taiwanese at Rwandan. Kasama rin sa na-rescue ang isang Malaysian na umani tinotorture kapag hindi sumusunod sa pangi-scam at kapag hindi naaabot ang kota sa trabaho. Yung request sa amin is i-rescue din yung isang Malaysian na nandun na biktima rin daw ng torture and mga abuso, physical injury. So, swerte naman nung pagpunta natin doon, nakita kagad natin yung Malaysian na biktima. Ngayon nasa pangangalaga na ng Philippine National Police at of course with the coordination with the Malaysian Embassy. Pero ang mga Vietnamese na pinaparescue ng nakataas nilang kababayan hindi nakita sa compound. And we're looking for the other Vietnamese nationals, no? Because according to our
prime witness, there are several Vietnamese nationals here who are no longer around. So it is possible that they have been transferred or even sold to other POGO establishments. Ayon pa sa PAOCC, cryptocurrency scam at love scam ang ginagawang illegal operation ng Sunyan Technology na nagsimula ang operasyon noong isang taon. Pero nakarehistro ito sa PAGCOR bilang ika-105 POGO company sa bansa. Inaalam ngayon ng Bureau of Immigration kung legal ang mga dokumento na mga dayuhang na-rescue. Bureau of Immigration personnel will be conducting the processing of their respective documents in preparation for repatriation or possible deportation. Kinondena naman ni Senator Grace Bo ang bago naman natuklasang scam operation ng POGO sa Tarlac. September pa raw ng nakaraang taon nang irekomenda ng Senado na itigil ang POGO operation sa bansa dahil nagiging kanlungan ito ng iba't ibang krimen. Ang kawalan ng kakayahan na ipatigil ang mga POGO ay tila pangungutya sa ating batas. Aabutin pa ng ilang araw bago makompleto ng PAOCC ang imbentaryo ng mga tao at mga kagamitan sa niraid na POGO hub. Pero isasampa na ngayong araw ang mga kasong human trafficking at torture laban sa mga Chinese POGO operator na nahuli nila sa raid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi kasama sa mga benepisyaryo ng food stamp program ang mga nasa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yan ang nilinaw ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa ahensya, bagamat dinagdagan ng pondo para sa food stamp program, nakasad sa probisyon ng programa na hindi na dapat kasama sa mga makikinabang ang 4Ps beneficiaries. Inanunsyo naman ng ahensya na mula sa 3,000 may magiging 300,000 na ang benepisyaryo ng food stamp program sa full implementation nito sa Hulyo. Pero paalala ng ahensya, maghihigpit na sila. Required na dumalo sa mga seminar ang benepisyaryo kung ayaw nilang matanggal sa programa. Ito kasi benepisyong binibigay sa atin. Hindi naman ho ito rights. Hindi natin ho ito karapatan. So kung hindi natin na-meet yung mga conditions as stipulated sa ating programa, may karapatan din pong estadong bawiin ito at ibigay natin sa ibang susunod na mga beneficiaries. Aprobado na ang aumento sa buwa ng sahod ng mga kasambahay sa Central Luzon. Ayon sa Department of Labor and Employment, may dagdag na 1,000 piso ang inaprobahang dagdag sahod ng Tripartite Wages and Productivity Board Region 3 para sa mga kasambahay sa mga lungsod at first-class municipalities, habang 1,500 pesos naman sa mga kasambahay sa ibang bayan. Dahil dyan, nasa 6,000 pesos na ang buwa ng sahod ng mga kasambahay sa Central Luzon. Higit 126,000 na mga kasambahay naman ang tinatayang makikinabang sa wage hike. Sa April 1, epektibo ang dagdag sahod. What's up mga kapatid, tuloy ang mga laro sa All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League o PVL sa PhilSports Arena. Pa-exciting ng pa-exciting ang mga laro. At sa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty? Mikey, mas humihigpit pa ang laban sa leaderboard sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. 4 wins at 1 loss na ang Petrogas Angels pagkatapos nila mapatoob ang Farm Fresh Foxies. Nag-take advantage ang Angels sa mga buta sa depensa ng Foxies kaya agad nilang nakuha ang unang set. Naging mas dikit ang laban sa second set pero nangibabaw pa rin ang Petrogas sa tulong ng mga atake ni Brooke Van Sickle. Nagtuloy-tuloy na ang momentum ng Angels hanggang sa ma-sweep ang laro. Sa second leading scorer ng conference, si Van Sickle na ang humahawa ng total of 63 spikes at 72 points. Sa second game naman, long rallies ang ipinamalas ng Choco Mucho Flying Titans kontra Signal HD Spikers. Sa kabila ng floor defense ni Don Macandili, nanaig ang maaatake ni Cici Rondina para sa Flying Titans, kaya nasungkit nila ang first set 25-18. Mikey, tuloy ang PVL action sa Saturday. Ngayon naman sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. Unang maghaharap ang Creamline Cool Smashers kontra Cherry Tigo Crossovers. Susunod naman ang Galleries Tower High Risers kontra Capital One Solar Spikers. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista.
Sa esports naman, nalalapit na ang 13th season ng Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL dito sa Pilipinas at meron silang panibagong point system na dapat abangan ng fans. Sa parating na season, mapa 2-0 man o 2-1 ang panalo ng isang koponan sa isang match, 3 points ang ibibigay sa kanila. Sa mga huling taon, 2 points lang ang binibigay sa nananalo ng match 2-1 habang ang matatalo ng 1-2 ay binibigyan ng 1 point. Pagpasok din ng playoffs, mag-i-implement ang liga ng gauntlet format. Ang top 3 seeded teams ay didiretso na sa upper bracket semifinals habang ang 5th at 6th ay maglalaban muna ng best of 5. At ang mananalo ay makakatapat ang 4th seed para sa pagkakataon makuha ang final spot sa semis. Mga kapatid, magsisimula na bukas ang MPL at ma-defend kaya ng AP Bren ang kanilang title o may iba bang koponan kaya ang manggulat ngayong season? Abangan natin yan, pero huwag muna kayong alis. Sports pa tayo mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Grade 7 student sa Quezon City, 5 beses umanong ginahasa ng sariling ama. Nang COVID lockdown, naka-apekto sa pagdami ng kaso ng tuberculosis sa bansa. At Christopher Min idinimanda ng nanay ni Sara Labat. Tutukla mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pagdesisyonan ni Senate President Mig Zubiri na bigyan ng isa pang pagkakataon si Pastor Apollo Quiboloy para iwasan ng isang arrest order galing po sa Senado. Sa panayam sa media, sinabi ni Zubiri na kailangan maglabas muna ang committee ni Senator Risa Ontiveros ng tinatawag na show cause order laban kay Quiboloy. Kung hindi pa rin ito pansinin ng pastor, doon na maaaring maglabas ng arrest warrant kay Quiboloy ayon po kay Zubiri. Ano po ang show cause order? Ito po ay isang kautusan na karaniwang nanggagaling sa mga korte na nag-uuto sa isang panig na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa. Pero kung titignan niyo po ang rules and procedures ng Senado sa pagsasagawa ng increase in aid of legislation, wala pong binabanggit na anumang show cause order requirements bago mag-cite in contempt at maglabas ng isang arrest order. Sa Section 18 ng Senate Rules, ito po yung bahagi tungkol sa contempt. Simple lamang po ang patakaran pagdating sa pag-aresto. Pag sinuway ang isang lehitimong kautusan galing sa Senado or Senate Committee, maring maglabas ng arrest order ang committee chairman basta't may pagsang-ayon ng isa pa pong miyembro ng komite. Pwede lamang itong pataubin ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob po ng 7 araw. Sa kaso ni Quiboloy, hindi naabot ang majority na 8 votes na kailangan para patuubin ang contempt charge. At ang 7-day deadline ay nagtapos na po kanina. Sa Section 18 din, ang ma-cite o ang na-cite for contempt ay maaaring ipa-aresto ng Senado sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Maaari siyang ikulong sa kung saan mang iturong kulungan ng Senado hanggang sumunod siya sa kautusan. Sa Section 19 naman, kinikilala ng Senado ang right against self-incrimination o yung karapatan ng isang testigo na hindi magsalita laban sa kanyang sarili. Pero hindi kailanman pwedeng gamitin itong dahilan para hindi magpakita sa Senado. Case-to-case basis or question-to-question basis, ika nga. Isa pa po, sa Section 10 ng Senate Rules, nakasaad din na hindi kailangang maging kasing higpit ng mga patakaran sa korte ang patakaran sa mga Senate hearings lalo na po sa rules of evidence. Kaya sa huli, mukhang nagluwag ang Senado para lamang iwasan ang komprotasyon kay Quiboloy na ilang beses na rin ginigiit na hindi siya dadalo sa isang imbisigasyon na minane-obra lamang daw ng CIA, ng FBI at ng US State Department para raw siya ay ipapatay. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sumabog ang pumalyang space rocket sa Wakayama, Japan. Sa aerial video, makikita ang pag-takeoff ng isang Japanese space rocket. Pero 5 segundo pa lang mula nang lumipad, bigla itong sumabog at nagkapira-piraso. Binalot ng makapalausok ang bundok at bahagyang nasunog ang launch pad. Walang sakay na tao ang space rocket pero may dala itong government test satellite. Hindi pa tukoy kung bakit ito sumabog. Balak sana ng kumpanyang Space One na maging kaunaw ng Japanese company na makapaglagay ng satellite sa outer space. Ang satellite ay isang spacecraft na ginagamit sa komunikasyon at weather forecasting mula sa kalawakan. Arestado ang isang lalaki sa Brazil matapos magpaputok ng baril at mang-hostage ng isang bus. Sa pool naman sa video, ang pag-akyat ng mga pirata sa isang shipping vessel sa Indian Ocean. Yan ang Frontline News Abroad ni May Ann Los Baños. Umaaligid ang isang barko sa shipping vessel MV Abdullah sa gitna ng Indian Ocean noong Martes. Maya-maya, isa pang bangka na ang dumikit sa MV Abdullah. Hanggang sa inakyat na ng mga lalaki ang cargo ship ayon sa isang maritime security firm. Mahigit 20 armadong lalaki ang sumampa sa shipping vessel. Hinostage nila ang mahigit 20 tripulante. Base sa ulat galing Mozambique, ang shipping vessel ay papuntasan ng United Arab Emirates para maghatid ng mahigit 50,000 tonelada ng uling. Hindi pa tukoy kung Somali pirates ang mga nang-hijack, pero ayon sa mga otoridad, tumaas ang bilang ng hijacking incidents mula noong December, kasunod ng pang-hijack ng Houthi rebels. Tinutugis na ng European Union Naval Forces ang mga pirata para ma-rescue ang mga tripulante. Sa Rio de Janeiro, Brazil naman, walang kawala ang isang lalaki nang dakpin siya ng mga pulis noong Martes. Hawak siya sa leeg ng mga otoridad habang nakaposas ang dalawa niyang kamay nang isinakay sa police mobile. Hinostage niya ang 17 pasahero ng bus. Kwento ng mga otoridad, sumakay sa bus ang suspect saka nagpaputok ng baril. 2 pasahero ang tinamaan ng bala. 3 oras ang itinagal ng hijacking. Kusa namang sumuko ang lalaki kalaunan. Hindi siya pinangalanan ng mga pulis at hindi rin malinaw kung ano ang kanyang motibo. Pansamantala namang sinuspindi ang biyahe ng mga bus sa Rio de Janeiro. Ayon sa mga otoridad, lalong dumalas ang hijacking sa mga bus station sa lungsod ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, May Ann Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, naintriga ang ilang netizens sa latest post ni Bea Alonzo dahil sa suot niyang sing-sing. Sa post sa social media, makikita si Bea na nag-e-endorse ng isang skincare brand. Napansin ng netizens na may suot na diamond ring ang aktres. Kinilig naman ang solid Bea Dom fans dyan. Ang tanong nila, nagkabalikan na nga ba sila? Sana raw patunay ng dalawa na totoong may one more chance. Pero sa mismong caption ni Bea, binanggit niyang late post ang naturang video. Nitong Pebrero lang nang kumpirmahin ni Bea at Dominic Roque ang kanilang hiwalayan. Eto pa nga, nagbabala si Matteo Gudicelli laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan nila ng misis niyang si Sara Jeronimo. Pinag-iingat ni Matteo ang publiko sa scam na nangangakong mabibigyan ng 5,000 pisong ayuda ang mga mayroong national ID. Pinost ito sa TikTok. Tinawag naman ito ni Matteo na isang malaking scam. Sa ngayon, burado na ang kumakalat na video. 2021 pa, naging ambassador ng Philippine Identification System ang mag-asawang Mateo at Sara. Heto pang matindi, idinemanda si Christy Fermin ng ina ni Sara Labati na si Esther. Kinumpirma yan ni Nanay Christy sa kanyang online show kahapon. Kabilang sa mga reklamong isinampa ay cyber libel, harassment, defamation at unjust vexation. Kasama rin sa demanda ang co-hosts niyang si Romel Chica at Wendell Alvarez. Nagkaharap naman na raw sa piskalya si Nanay Christy at Esther. Hindi na idinetalye ni Christy Fermin ang dahilan ng reklamo, pero hinala ng ilan. Posibleng may kinalaman ito sa breakup kamakailan.
kakilan ni Sara at Richard Gutierrez. Nitong February 29, nang mag-post si Esther ng picture nila sa harap ng Department of Justice. Akala pa ng netizens, ang mga Gutierrez ang sinampahan nila ng reklamo. Susunod, News 5 Exclusive. 14 anyos na babae sa Quezon City, paulit-ulit umanong hinalay ng sariling ama. Dumaraming dalagitang maagang nabubuntis, kinababahala. Ang paligid ng Mount Apo nagyeyelo dahil sa sobrang lamig. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Na ba ng kahina-hinalang text message? Mga tawag na humihingi ng account numbers mo. Tinangakuan ka rin ba ng porsyentong too good to be true? Kung may bantay sa lakay sa pera mo, magduda ka na. Sigurado kaming umudol yan. Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Pudol Alert, ngayong March 17, Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Sir, follow-up ko lang yung commission ko last year. Baka meron na. Mr. Cruz, isasama na lang namin yung commission mo last year kapag na-hit mo ang quota mo this quarter. Eh, sir, kaya nag-apply dito kasi may commission incentive. Pero almost 1 year na, wala pa akong natatanggap. I'm sorry, sir. Wala pa po kasing go signal sa finance, kaya may delay. Attorney, 1 year delayed ang sales commission ko sa trabaho. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang sales commission ay bahagi ng wages o sweldo ng isang empleyado. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, hindi maaaring i-withhold o hindi ibigay ng employer ang anumang bahagi ng sweldo o wages o anumang insentibo ng isang empleyado tulad ng sales commission. Ito ay benepisyo o earned na o pinaghirapan na ng empleyado kung kaya't marapat na ibigay ng employer. Ang sinumang employer na hindi magbibigay ng anumang bahagi ng wages o sahod ng empleyado katulad ng sales commission ay maaaring makasuhan sa NLRC o Department of Labor and Employment at ito ay may parusang multa na hanggang 100,000 at pagkakulong ng hanggang 3 buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, isa akong sales assistant. Kapag hindi nakukuha ang target quota ng kumpanya namin kada buwan, kinakaltasan po kami ng sahod bilang penalty. Legal ba to? Hindi po ito legal. Hindi maaaring magbawas sa sahod ng empleyado ang employer nang walang pahintulot ng empleyado. Hindi maaaring magpataw ng penalty o parusa sa empleyado nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Dapat may notice of violation at notice of hearing na matatanggap ang empleyado. Dapat din may hearing bago patawan ng parusa ang empleyado. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, maaaring makasuhan ang employer na magpapataw ng penalty sa salary o salary deduction sa wages o sahod ng empleyado nang walang pahintulot ng empleyado. Ay maaaring makasuhan sa National Labor Relations Commission o sa Department of Labor and Employment at ito ay may parusang multa ng hanggang 100,000 piso o pagkakulong ng hanggang 3 buwan ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulang.
Ginahasa umano ng paulit-ulit ang 14 anyos na babae sa Quezon City. Ang suspect, sariling ama ng dalagita. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo Exclusive. Nanlulumo ang 35 anyos na si Irene hindi niya tunay na pangalan nang magtungo sa mga pulis sa Quezon City kahapon. Isinumbong niya ang umano'y panggagahasa sa 14 anyos at grade 7 student niyang anak na si Alias Tricia. Nakawa po, baka maulit. Ang itinuturong suspect, ang ama ng biktima, kwento ni Irene, nalaman niya ang umano'y panghahalay ng mister niya nang biglang magwala si Tricia isang araw at sinabing manyak ang kanyang tatay. Yung anak ko, biglang naging hysterical, nagsisigaw. Hindi naman siya ganyan. Iba na rin yung trato niya sa papa niya. Sa ngayon, kung kakausapin niya, parang may kasama ng pabulyaw. Dito na rin daw tuluyang isinumbong ni Tricia ang kahalayan ng tatay niya. 5 beses na umano nangyari ang panghahalay na nagsimula noon pang Nobyembre. Ginagawa raw ito kapag tulog na ang lahat tuwing gabi. Andun kami, tulog. Kasi ang bahay kasi namin, open. Kumbaga, walang division, walang ano. Kung asan yung kainan, dun lang din yung tulugan. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon. Palusot niya pa, binibihisan lang niya ang anak noon. Pagdating po sa event, nakita ko po siya ma'am na pagpasok ng bahay, nakaubad na po siya, nakabra at saka nakapantinan po. Tapos kaya binuksan po yung ilaw, binihisan ko po siya. Pagising niya, nakita niyo po yung mukha ko. Napag-alamang ding lulong sa illegal na droga ang suspect. Naisa ko siya sa positive. Oo. Na gumagamit na pagbabawal ng gamot. Nalululong sila eh. Wala na sa isip nila yung mangyayari. Pag-amin ng suspect, 15 taon na siyang gumagamit ng shabu. Masakit man kay Irene na makulong ang mister, itutuloy niya ang reklamo. Gusto rin ang anak ko, ikulong tatay. Paano kung maulit-ulit, tapos may isa pa akong anak? Tapos paano kung habang tumatagal, ibang tao na ang gawan niya? Mas may ganda rin makulong na lang din siya. Maharap ang suspect sa kasong rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, natigil ng Phoenix Fuel Masters ang kanilang 2-game losing streak pagkatapos talunin ng Terra Firma Jeep kagabi, 94-78. Tikdikan pa ang laban pero dumiin ang Phoenix pagpasok ng 4th quarter para makuha ang panalo. Nanguna para kay na coach Jamay Karin si RR Garcia na nagtala ng 20 points at wala doon dumating ng 4th quarter. Nag-ambag naman ng 18 points si Jason Perkins at 17 naman galing kay Ken Tuffin. Magandang confidence boosting win ito para sa Fuel Masters lalo na at hindi muna makakalaro si Tyler Teo dahil sa injury. And speaking of injuries, hindi rin nakalaro kagabi si Stephen Holt para sa Terra Firma Jeep. Ayon kay Holt, masakit daw ang kanyang likod at nag-decide muna sila na ipahinga ito. Nagsimula daw ang hindi magandang pakiramdam noong Sabado kung saan nakalaban ng koponan niya ang TNT Tropang Giga. Babalik naman daw agad si Holt sa laro nila sa parating na Sabado kontra Blackwater Bossy. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Lipa na ang mga bogus. Padami ng padami ang kung ano-anong modus. At mga hokus-pokus, nako! Sa mga manggagancho at manloloko. Lagot kayo! Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Budol Alert, ngayong March 17, Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-Okay. What's up mga kapatid, it's your Sports Tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love.
Pagpapahala ang mga otoridad sa pagdami ng mga minor de edad na maagang nabubuntis sa bansa. Ang ilan sa kanila, 10 hanggang 14 na taong gulang pa lang. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Bit-bit pa ng 16 anyos na si Abby, hindi niya tunay na pangalan ang kanyang magdadalawang taong gulang na anak nang abutan namin sa bahay nila sa Mandaluyong. 14 anyos lamang siya nang mabuntis ng menor de edad din niyang kaibigan. Kaya labis ang pagsisisi niya, lalo't napilitan siyang tumigil sa pag-aaral noon. Sa ngayon, naka-enroll siya sa Alternative Learning System o ALS. Hindi ko na po nagagawa yung mga dating nagagawa ko, gano'n. Gumagala ako ng ako lang, gano'n. Kasi ngayon po, pag maalis po, kasama na po yung baby ko. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, isa lamang si Abby sa mahigit 150,000 na naging batang ina noong 2022. 10% yung mas mataas kumpara noong 2021. Ang mas nakakaalarma, higit 3,000 sa kanila, edad 10 hanggang 14 na taong gulang pa lamang. Halos 50% yan na mas marami kumpara nung mag-umpisa ang pandemya. After the pandemic, there's what we call rebound in the live births physically, health-wise, 'di ba? Yung katawan na hindi pa ready for a pregnancy, no? And isa sa mga highest na maternal death cases are from the young ones. Paliwanag pa ng CPD, maraming sanhi kung bakit maagang nabubuntis sa mga teenager, gaya ng family factors o kawalan ng tamang gabay ng magulang, peer pressure o impluwensya ng barkada, unprotected sex o hindi paggamit ng contraceptives gaya ng kondom, pati sexual abuse. Factor din daw ang madalas na exposure ng kabataan sa social media at access sa mga pornographic at sexual explicit content. Hindi na bago ang mga insidente ng teenage pregnancy sa bansa, lalo't mataas pa rin anilang antas ng kahirapan at kawalan ng tamang edukasyon. Pero pangamba ng Commission on Population and Development, hindi raw malabong lumobo pa ang numerong naitala hanggat hindi ito natutugunan ng mga otoridad. Dahil dito, muling isinusulong ng komisyon na ideklara ulit bilang urgent national priority ang pagtaas ng adolescent pregnancy gaya ng ginawa noong 2021. Pero bukod sa hakbang ng gobyerno, mas mahalaga raw ang papel ng mga magulang. Pinaka-epektibo pa rin daw kasing solusyon sa problema ang tamang gabay sa bahay. You should be the first sexuality educators of your children. But of course, kailangan maayos yung communication nyo. Kasi if you don't talk about the little things, the everyday things at home, how can you go to sexuality communication? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga partners, ang init na ng panahon ngayon. Oo nga, sobra. Ramdam natin. Talaga ramdam na ramdam. Hanggang dito sa studio, mainit. Pero... para kang nasa ibang bansa sa sobrang lamig naman sa Mount Apo. Kaya sa tindi ng lamig, nakitaan na ng frost o andap ang paligid ng Apo. Kaya naman nagpapaalala mga otoridad sa mga aakyat sa bundok. Nakita ng grupo ng hiker ang frost o andap sa Lake Venado campsite sa bahagi ng Cotabato. Naipon sa tent ang mga frost. Ayon sa Mount Apo Tourism Office, nasa zero degree Celsius ang temperatura sa Mount Apo na tinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sa nakalipas na 2 linggo, 2 beses daw nakakita ng frost sa bundok. Kaya payo sa mga hiker, hanggang 3 patong na damit ang isuot bilang panlaban sa sobrang lamig. Medyo mainit dito sa baba ngayon. So, if mainit sa baba, talagang sobrang lamig po doon sa peak at saka sa portion ng Lake Venado. That's the time na may mga na-notice kami mga frost. It's just a normal condition. It's not something very new to us. Wow! Lamig. Parang snow, ano? Diba? Sana sa lahat. Sana all yung hangin. Makarating sa Metro Manila. Kaya kahit papano, may lamig naman tayo ngayon. Kaya naman sa studio, medyo malamig na, diba? Lumamig na. Lumamig na. Lumamig na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.